Magandang hapon mga kuwa. So eto no, naniniwala ba kayo na sa syudad pala ay may mga treasure din na ibinaon yung mga hapon? Tulad nito, nasa maraming bahay. Pero nung isang araw mga kuwa, nagpunta mga hapon dito at hinahanap nila itong langka na to. So itong langka na to ay nagtataka kami kung bakit hindi siya lumalaki. Ganyan lang siya. Kapag tumutubo daw ito, napuputol. Tapos nananalingsing na lang siya. Tapos napuputol na naman. Pero napakatanda na yan. No? Pero itong pakanting ko kayo mga kuha, hindi dito interesado yung hapon. Nagka-interes yung mga hapon dito sa bahay. Hindi dito sa lote. No? So ito yung tinignan nila, tapos sa bahay sila nagka-interes, hindi ito sa lote. Ang akala ng mga iba ay bibili nitong lote. So mali pala, no? Maling akala, kundi yung hapon nagka-interes sa may bahay. So yung langka ito, so distansya ngayon yung item. So hindi naman siya pwedeng bumili dyan, bumili doon o dito, no? Na wala pang bahay, pero itong may bahay ngayon ang interesado siya, no? So nagtanong-tanong siya dito kung kaninong bahay yan. So ikutin natin mamaya yung bahay, tapos sabay locate tayo mga po. So ito para hindi nyo mamiss ang aming paglocate ay hindi natin paputulin yung video. So, ituloy-tuloy lang natin. May pagkakat man, pero pagdugtong lang yun. So walang kinat doon. No? Idinugtong lang. So ito mga kuwa, mag-locate tayo. Bakit hinahanap niya itong langka, tapos interesado sila sa may bahay. Ayos! So ito mga kuwa, no? Ilocate natin kung saan yung item. Kasi malamang, wala dito sa langka kasi hindi siya interesado. So malamang kung saan siya interesado, andun yung item. So titingnan natin kung malulukit niyo ba dito sa area nito na maraming bahay. Kasi yung mga kurinti niyan, para kasi yung istorbo sa frequency na hanapin niya. Pero eto, subukan lang natin. So ayun mga kuwa, no? Dito nakaturo. Ayun mga kuwa, dito nakaturo. So alam mo, ikutin na rin yung bahay, tapos titingnan natin. Ayos! So ito mga kuwa, no? Itong langka na to ay ang palatandaan lang nila kung saan ay pwede nilang balikan yung area. So sa haba ng panahon, hindi man lang nila naisipan tutulin ito. Dahil namang bunga yan mga kuwa, pero yung bunga niya nahuhulog lang. So ilang beses na ito pinamahan ng kidlat mga kuwa, itong langka na to. Napakatanda na, naputol-putol na siya, pero tumutubo na lang din siya ulit. Napakaganda ng lupa ito mga kuwa, itim mo. So, itim yung mga lupa dito. So napaka-imposibleng hindi siya lalaki, no? Pero ito ay napakatanda na. Tapos putol-putol na yung mga ano, na yung mga unang mga puno, unang mga sanga niya. So ikutin natin yung bahay kung saan ay nalocate natin yung dito
Dito na side mga kao dito. Yan natin nalulukit. Ayos. So ito mga ko ano, titingnan natin dito. Kasi galing din sa likod, so pumasok rin sa bahay. Diyan yung motor natin mga ko. No? So tingnan natin dito. Facing guard pa rin tayo. So doon nga talaga mga kuha ang yung turo niya. So ikot pa rin tayo mga kuha. So eto mga kuha no, galing dun sa likod, papunta rin sa harap. So nilagpasan natin yung kwarto na to, baka sakaling dun siya papunta o dito talaga sa kwarto. Kasi ito yung pinagkaitirisan ng hapon, na bilhin yung bahay na to. So tingnan natin. Ayan o. So dito niya tinuturo mga kao ito. So isa pa. Isa pa. Ayan o. Ito talaga yung tinuturo niya. Kahit anong gawin natin. So sa likuran natin. Ayan na daw. Yun nga mga kuha, ito talaga. Talaga yung tinuturo niya mga kuha. So gawin natin, pasukin natin doon sa loob. Kasi itong room yung tinuturo niya. Pero bago yun, puntahan mo natin gini na to. Kasi safety tank tumawa. Safety tank tumawa. Ito, safety tank. Ito. Ito, safety tank din. Ito. So susubukan natin kasi nandun din galing ko sa likod doon. So ito na naman nyo. Titingnan natin. Kapag tinuro niya yan, so nasa loob yung item. Nasa loob ng kwarto. Kaya pala siguro mga kuha, ang sabi ng mayari ay mayroon daw multong babae dito. No? May mga multo silang nararamdaman. Sa umpisa ng pagtayo ng bahay hanggang ngayon ay may multo silang nararamdaman. So titingnan natin kung ito pa rin yung tuturo niya. Tapos pasukin natin sa loob. Magpaalam tayo sa mayari ng bahay. Ayan mga kuha, oh. So tinuturo pa rin mga kuha, no? Isa pa mga kuha, no? Isa pa. Ayan mga kuha, oh. So tinuturo niya talaga ito. So ang gagawin natin ay papasok tayo sa bahay, sa loob ng kwarto na to, para malaman natin kung saan siya doon sa kwarto. Tara. So eto, pasukin natin yung room na kung saan eh ito siya naglo-locate. So nagpaalam tayo sa mayari ng bahay para mabigyan tayo ng permiso na mag-locate dito. Nakakaya, pero kailangan natin gawin. Tara mga kuha.
So ito yung room na kung saan ay sabi natin daw kung saan ay dito umikot itong cellphone ay kailangan nasa labas ito. So palagay lang muna ako ng bag ko. Medyo mabigat. So eto, no? Galing doon. Dito dituturo, galing diyan, dito rin tumuturo. Galing sa likod, dito rin tinuturo niya. So dito banda, no? So dito daw yung nakikita nilang may babaeng nararamdaman nila. So galing natin yung long range, short range natin. So nakaset na ito ng 100 meter lang. So kapag napalapit tayo, saka natin makukuha ang exact, no? So titingnan natin itong area ito makukuha. Ito dito. Ako ano? Kasi ito yung tinuturo niya. Galing dyan lang ako, tinuturo niya ito. Pero buong area na ito, ito na yung magiging digging spot, no? Pero bahay kasi ito mga ko, napakahirap na magukay na ba sa bahay mismo, no? Pero kung may pera ang mayari ng bahay o bibilhin ng sino man ang gustong bumili o nagka-interes sa bahay na ito, pwede lang kukain yan. Pero yung may bahay, wala namang budget, so dyan lang muna. So tingnan muna natin, no? Swerte yung may-ari ng bahay kasi may treasure dito sa ayun, bilis o. May treasure dito sa bahay niya, no? So hindi niya yun inaasahan kasi kahapon lang yun, nagpunta yung mga hapon at hinahanap yung langka at yun nga, tinanong nila ang bahay na to. So hindi nga tayo nagkakamali, dito nga talaga yung item. So dadaanan natin mga kung ano, kung babalik nga ba talaga siya. So itong gold hunter ay medyo hindi siya nadidistract. Ayan mga kao, bumalik ko. Hindi siya nadidistract sa ilaw, no, sa kuryente. Kasi yung mga distraction yung mga kuryente na yan. So hindi siya masyadong nadidistract. Ayan mga kao, no? Ito pa rin yung tinuturo niya, itong gitna na ito. So maging possible, ito na yung magiging digging spot sa ano. Paka safety kasi nasa kwarto, no? Kahit sirahin mo itong ano niya, itong side niya, mapapalitan pa rin. Kasi hindi niya natamaan yung poste. Hindi niya natamaan yung mga gilid niya. Nasa gitna ito. So facing north tayo, kung ikot ba, tatayuan natin dito. Yan mga kuha, no? So umiikot yung cold hunter dito, ay area na to. So sa mga gumagamit ng mga locator, no, every year dapat ninyong siguro, o every 2 years dapat ninyong ipakalibrate yung gold hunter ninyo o yung gadget ninyo, no. Dapat ninyong ipacheck kasi baka medyo malayo yung pagguha niya tapos hindi niyo pinakalibrate, kaya medyo
nawawala kayo dun sa hukay ninyo. So ito, kakalilit lang, kagawa lang ng ano, no? So mga 5 months before, tapos nakakalibrate na ito. So medyo maganda na yung pag-locate niya, no? So yun mga kwa, oh, ikutan niya talaga, oh. Ayun mga kwa, oh. So itong area na to, dito sa may bahay na napakaswerte niya, ay mayroong treasure. So kaya pala nagpunta yung hapon doon, hinanap yung langka, kanila yung lote yung bibilhin, yung pala itong bahay yung gusto nilang bilhin. So gaano kalalim ito, hindi natin masukat dahil hindi tayo nakakalakad dito. Malawak ang kwarto na to. Kahit butasin mo ito ng 8-8, hindi niya pa rin tatamaan niya. Hindi niya tatamaan niya. Wala siyang tatamaan, kahit ito niya ito tatamaan. So napakagandang location, dahil nalaman lang natin, no? Hindi malalaman ng mga Pilipino kung hindi nagbibigay ng motive yung mga hapon. So ang hapon nagpunta dyan, nagbigay ng motive na para magkaroon ng idea yung mga Pilipino. So ito nga, humingi sila ng tulong. So ako naman ay willing na tumulong, kaya pinuntahan ko itong area na to. So yun mga kwa, sa araw na to may natulungan na naman tayo, kahit papano, kahit padahan-dahan, no? At least nakakatulong tayo, hindi tayo nagdadamot. Maraming, alam kong maraming dismayado dyan, at alam ko namang maraming masaya na sa buhay nila. Pero ang pagtulong na to ay wala tong wagas, wala na tong kapalit, no? Ito na talagang ginagawa ko. So bagay, kapag nakakuha naman sila, binibigyan naman nila ako kahit paano. So yun mga kwa, maraming salamat sa may-ari ng bahay na to. Invite tayo, pinakain tayo ng rambutan, pinakapit tayo, mabait yung may-ari ng bahay, no? Willing naman daw nila na ibenta ito kung mayroong bibili, no? Sabot-sabot lang daw ang sabi niya, pero kung mayroon siyang budget, malamang kaya niya rin to. Ngawit na ngawit na yung tao dyan na humahawak ng cellphone ko sa kadadal ko ngayon, kaya papaalam na ako. So ito ang inyong Kuya Cecil, magandang hapon sa inyong lahat. Adios!